sa Happy Time with me. Ako po ang inyong lingkod, Melody Serrano Galvez. And today's, may ating pag-uusapan ay bakit nga ba payat ang inyong anak? But before that, gusto ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga nag-subscribe. Thank you! Sa mga videos, nakapanood. Thank you! Sa atin, nagtatanong. And of course, dun sa iba, hindi na po nag-PPM dito sa videos ko, dumadirect na po sa messenger ko. Maraming salamat po. Thank you! At sana ay dun sa mga patient talaga, na nag-iintay ng aking reply, marami pong salamat. Yung mga nag-i-send po ng mga medical result ng kanilang mga babies, maraming salamat. Pasensya na po kung medyo late ang reply, but then, malaki po ang aking pagpapasalamat sa inyong pagtitiwala po sa akin, and of course, sa Happy Time with me. And today, ating po pag-uusapan ay bakit nga ba mukhang payat si baby kumpara sa iba. Kapag nakakakita kasi tayo ng bata na medyo ba mas payat or mas mataba sa inyong anak, parang naisip mo, ano nga ba ang pagkukulang ko? Ano pa ba ang dapat kong gawin bilang magulang? Bakit payat ang anak ko? Unlike dun sa kapitbahay ko, eh chubby, cute na cute siyang tingnan. And nagkakaroon na tuloy tayo ng agam-agam, is there something wrong in me? Yun, minsan no? Ano pa ba ang dapat natin gawin? Unhealthy ba ang anak ko? Yung mga ganun, no? So, ano nga ba ang sapat na timbang ng bata? Average weight sa unang taon? Dahilan kung bakit payat ang isang bata? Madalas kasi naiisip natin talaga yung mga ganun, eh. No? Lalo na, yung panganay kong anak, iba naman. Bakit naman itong anak ko ipayat? Yung panganay naman, yung malusog. Diba? So, yun yung naiisip. Ano nga ba ang dapat timbang ng isang bata? From birth. Okay? So, ito yung standard weight na dapat natin sundin from birth, no? So, dapat nasa 7.5 pounds or 3.2 kilos dapat ang bata. Or 3.4 kilo kapag ipinanganak. So, yan, masasabi mo na healthy. Pag sumobra niyan, minsan 12, 11, talaga naman, cesarean na, di ba? Or sila ay dapat nasa 2.6 kilo or 3.8 kilos. Masasabing low birth weight ang sanggol kung hindi ito nakapasok sa standard ng WHO. So, World Health Organization. So, ayan. Ito yung mga average. Una, uumpisahan ko sa 1 month. Kapag nasa 1 month, dapat ang kilos niya ay 4.5 kilos o yung pounds niya is 9 lbs. 2 months, kung 2 months yung baby mo, 12 lbs or 5.6 kilos. 3 months, dapat nasa 14 lbs or 6.4 kilos. Kung 4 months, dapat nasa 15 lbs or sub 7.0 kilos. 5 months ba yung anak mo? 16 lbs or 7.5 kilos? Kung 6 months, baby, 16 lbs or 7.5 kilos? 6 months, dapat nasa 18 lbs or 8.3 kilos? 8 months, 19 lbs or 8.6 kilos? 9 months, 19 lbs or 8.9 kilos? 10 months, 20 lbs or 9.4 kilos. Isang taon o 12 months, 21 lbs or 9.6 kilos. I'm talking about from birth to 1 year. And of course, kung 1 year and na 1 month, mas mataas na dapat. Umaabot na siya ng 10 kilos dapat, okay? So, bakit nga ba payat ang iyong anak? So, yun naman, no? Ngayon, alam na natin kung ano yung ideal weight ng baby. Alamin naman natin kung bakit payat si baby. Una, number one, is genetics. Okay, ang timbang o laki ng isang baby ay nakadepende sa kanilang genes. Kung payat ang mga magulang ng baby pa, maaaring payat. O mapayat talaga, payatin. Or kung medyo chubby, obese din. O, diba? Kasi, depende din ito kung talaga ano yung mga kinakain palagi. At meron din naman na yung
history ng magulang, payat sila nung baby, pero habang lumalaki, ay tumaba naman. No? May ganun eh. Lagi ko sinasabi na hindi mo masasabi na payat siya hanggang sa lumaki. Kasi meron ding payat ng baby, pero tumataba habang lumalaki. Lalo na kung nagre-regla na, di ba? Yung mga ganun, kung babae. Of course, yung stage ng development kapag magbibinata, yun, mag-iiba na yun eh. Tsaka kung gaano sila ka-active, gaano, ano yung mga ginagawa nila, ganun din kalakas sila ng kumain. At the same time, habang lumalaki sila, naiintindihan na nila kung paano, ano yung mga kinakain nila. So, of course, nag-urge na rin sila. So, yung appetite nila, nag-develop na rin. Maring tumaba sila paglaki, di ba? So, hindi natin masasabi. Meron ding mataba nung baby, pero pumayat ng pumayat, no? Habang lumalaki. Of course, kung obesity kasi sa baby, pag may sakit, maaaring pumayat din pagdating ng ano, kasi yung kakapadoktor, kakagamot, mag-cause yan kung bakit pumapayat yung bata. So, it's up to what will happen, okay? Number two, low birth weight. So, malaki ang naiaambag kasi ng genetics sa mababang timbang ng sanggol. Maaari ito ay dahil sa premature delivery. Kung naka-premature yung kanyang panganak, kinulang siya ng buwan, sumobra, o kung ikapapanganak pa lang, nagka-sepsis. Di ba? So, baby pa lang, nagkakasakit na. Palaging sakitin siya nung baby. Kapapanganak pa lang, maring mag-contribute ito sa kanyang pagiging payatot. So, magpagkakaroon ng mababang timbang. So, pero, usang nagbabago yan, depende sa kung paano mo inalagaan, paano mo binigyan ng proper nutrition. Okay, number three is breastfeed versus bottle feed. Okay, meron tayong tinatawag na stereotype. Mapakinggan, pero mahirap man pakinggan, pero meron talagang pagkakaiba ang breastfeeding sa bottle feeding. Breastfeeding, a lot of nutrition, hindi siya masyadong tabain. Pero meron din, no? Meron ding tabain talaga. Depende nga yun, no? Kung ang lahi, tabain talaga. Breastfeeding, kung nahihiyang, depende din sa klase ng gatas ni mami. Depende rin sa kinakain ni mami. Kung healthy ang laging kinakain ni mami, malamang magbibinipisyo yung baby. So, mas maganda yung development niya, mas maraming nutrisyon, mas maraming sustansya, mas healthy, mas taba. Kung mas marami siyang si maming iniinom na matatamis, kumakain ng kung ano-ano mga matataba, malamang. No? But ang kagandahan lang pag breastfeeding, hindi talaga sakitin kahit payatin. Okay? Now, kung bottle feeding, bakit karamihan sa mga bata din mas mataba kapag bottle feeding? It is because cow's milk is a lot of cholesterol. Di ba? A cow or baka is pangatlo mataas ang cholesterol. So, mas maraming aba, katawan, kung tawag dito, bottle feeding. I think this is the reason why. Pinag-aralan natin kung sino ba sa kanila ang mas healthier sa bottle feeding and breastfeeding, I will go to the breastfeeding. Okay? So, yan yun ha. Yan yung latest study na mas payat ang breastfeed unlike sa bottle feeding, but mas healthy. Okay? And of course, pagdating sa mga mommy, mas mabilis makarecover si mommy sa pag pinag-usapan ni figure o katawan, hubog ng katawan, mas mabilis pumayat kapag nag-breastfeeding. Unlike sa binatol feeding mo, di ba, yung pag manganak ka, minsan nanganak ka na, malaki pa rin yung tiyan mo, di ba? Taba ka kasi yung nagbuntis ka. But kung nagbe-breastfeeding ka, mas mabilis yung pagkakaroon ng body figure, magiging sexier. Okay? So, ito naman,
healthy ba ang iyong anak, tingnan kung may mga sign na ito. No? Ang health ayun ay depende kung ano yung factors o maraming factors. Kailangan mong bantayan kasi yung milestone ng bata. Meron siyang parang mga hagdanan na, well, 4 months o mga bago mag 4 months dapat nakaka adapa na yan. 4 months dapat nangingipin na. Ilang buwan pa lang dapat gumagapang na. Yung mga ganun, no? Ilang buwan pa lang, wala pa isang taon, dapat nakakapangambay na, nakakapayo na. So, yun yung bantayan, no? Kasi kung yung mga development na yun is normal, even though payat siya, healthy si baby. At saka, syempre, hindi siya sakitin. So, yun yung kailangan mong malaman. And if ever, worried ka, parang hindi siya normal, hindi siya sumusunod, okay, you go and seek an advice to the specialist. Of course, ito pa. Kasama pa sa pagiging healthy ng bata, pansinin nyo kung regular ang kanyang pagdumi. Kung araw-araw ang kanyang pagdumi. Ito, marami tayong question about here. Kasi, ilang beses ba dapat dumumi ang bata? I always say na depende kung gaano kalakas dumede yung bata. Like for example, bottle feeding, mas marami siyang dinadededi kasi eh. Sa bottle feeding, ibig sabihin mas madalas. So let me say 3 times to 4 times. Yung mga nanay, pag nag 3 times, isipin nagtatay na kaagad. So no, hindi yon. Okay? Now, kung hindi naman din nagtatay talaga, hindi nangingipin, walang sipon, walang ubo, hindi umiinom ng gamot, no? Nag-antibiotics, umiinom ng paracetamol para sa lagnat. Sometimes kasi yung mga medicine na yan, maging dahilan pa yan kung bakit yung hindi nagtatay, nagtitibi naman. O yung brand ng milk, parang isang dahilan yan kung hindi magtay, magtibi naman. So, doon mo makikita na hiyang siya, proper development niya, healthy siya, kung regular yung kanyang pagdumi. So, bantayan niyo po yan mga mami, son. And if ever you are worried about this, PM me po. Okay? Pagbabago ng diet. Yes, of course. Ito yung problema dito. No? Na isang taon na yung baby. 2 years old na yung baby. 3 years old na yung baby. My goodness, hindi pa rin alam kumain ng solid food. So, bottle feeding pa rin. Or, minix from breastfeeding, minix ng bottle feeding. So, this is also the reason why, bakit payat? Kasi from 6 months, yung development niya, the more na tumatagal, nagsis 7 months, 8 months, 9 months, the more the body needs the nutritions. So, breastfeeding or bottle feeding together, or alin man dun ang meron, breastfeeding pa lang siya, bottle feeding pa siya, hindi na yun sapat. So, kailangan talaga, in 6 months, solid food must be introduced already to the baby. So, yan yung inaano ko na in 6 months, dapat maturuan na yung bata. Doon na tayo mag-uumpisa ng mga mashed potato, banana, yung mga ganun, no? Of course, kung ayaw nyo ng mga nabibili na nakabox, you go to carrots, mash, yung mga ganon, no? Dapat na pagtsatsagaan ni mami na mapapakain. Ito pa yung isang question. How? Kasi po, nagsusuka. Of course, it's natural. Kasi, sanay sila sa liquid lamang, dede lang. When you feed them with the spoon and the solid, syempre hindi sila sanay doon. Kailangan tiyagain mong isubo, balik na naman, tiyaga talaga. Kung hindi niya gusto, konti lang. The next 2 hours, konti ulit. The next 2 hours, konti ulit. Hanggang sa matuto. Kahit ang pagtuturo kung paano pakainin ng anak, meron ding milestone yan. Okay? So, tiyaga is patient is virtue. Okay, yan. Isa pa yan sa mga kailangan, no? Para hindi natin
hindi maranasan ng anak natin itong failure to thrive. Ibig sabihin, hindi po yung development, failure sila na mag-gain nila yung mga proper development na dapat ay nangyayari sa kanila, okay? So, kung may isa pang dahilan kung merong sakit, like for example, nagka-meningitis, may primary complex, may cerebral palsy, o yung mga ganun, no? Ubuhin, sipunin, lagnat ng lagnat, laging-palagi nasa doktor, malamang payat po ang anak nyo. So, dapat talaga, healthy siya. So, usually, kapag gusto nyo talaga maging healthy, lalo na dun sa mga nagbubuntis na makakapanood nito, pagbubuntis pa lang, dapat you take care of the diet that you have, your lifestyle, para healthy yung anak. Take the vitamins that needed para sa nagbubuntis, kumain na masustansya, huwag mangpuyat, matulog na sapat, of course, exercise, drink a lot of water, magbilad sa araw, mami, yun ang kailangan. Okay? So, yan yung mga kailangan yung bantayan para maging healthy si baby. Of course, let's go to, failure thrive. Ang kondisyong bata hindi bumibigat ayon sa kanilang edad. Okay? So, yung kung hindi, dun sa mga nabanggit ko kanina, kung hindi nila nagigain yun, meaning to say, your baby is having a failure to thrive. So, yun, para maiwasan yung mga ganon, kailangan ang pangangalaga talaga. Dahilan bakit hindi tumataba o lumalaki ang bata? So, yun, no? Kulang sa sustansya. Yan, nabanggit ko na rin. Importante ang calories at protein para bumili sa paglaki ng mga bata. At makatulong pa na sila tumaba. Remember lang, no? Kung talagang hindi tumataba, as long as hindi siya sakitin, don't ever worry, mommy. No, huwag tayong mag-alala. Ang mahalaga lang dito, hindi siya sakitin. Dalasan ang pagbigay ng pagkain, pero bantayan ang portion o dami. Nire-recommenda rin po na hanggang 6 o yan nga, 8 ay dapat may smaller meals na. In that time, 6 months, dapat din natuturuan ng uminom ng tubig. Sa tuwing kakain ng bata, bigyan rin siya ng gatas or let me say, 2 times or 3 times in a day or padedehin. Okay? So, kailangan pa rin yun. Kahit may solid food na from 6 months onward, kailangan pa rin ang milk. Okay, haluan ng syempre yung mga masustansya. Like for example, kung ako I always introduce 6 months kasi wag muna yung mga may egg, yung mga ganun, no? Concentrate ka na muna sa vegetable mash or fruit. Pagdating sa 9 or 8, pataas, dun mo na pwedeng halu-haluan ng kung ano. For example, mga green leafy vegetables, pwede mong i-blender, o kaya magpagiling ka ng bigas, samahan mo ng malunggay, then i-blender mo siya. Yung mga ganun, no? We have a lot of ideas, a lot of option na mapakain. Kailangan lang dito, dapat ikaw, mami, matyaga ka. Kung mahina kumain, mainam na alamin kung bakit walang gana. Like for example, may nararamdaman pala. May singaw, may sakit sa lalamunan. May iniinda palang sakit sa tiyan. Di ba? Yan. Pero kung sadyang pihikan ang iyong anak, makakatulong yung ganito, no? Lalo na kung may problema sa digestion. Kung magana naman kumain ng anak, pwedeng may problema sa, o walang problema sa digestion, it's okay, no? Pero kung may acid reflux, kung may chronic diarrhea o nakaranas siyempre ng pagtatai, may cystic fibrosis, may sakit sa atay, nakaranas ng paninilaw ng baby, may celiac disease sa small intestine yan. So, ito po. Food intolerance, ito pa. Kung sumasama ang pakiramdam ng bata kapag umiinom siya ng gatas o kumakain ng keso, dairy product, malamang, meron siyang lactose o milk protein intolerance. Okay? Ibig sabihin, hindi kayang ma-absorb ng katawan niya ang anumang pagkain na may gatas. Mahalaga pa naman ang gatas sa paglaki kasi ng bata. Breastfeed man yan o bottle feeding. You're just
to choose the milk na aangkop sa kanya. Metabolic disorder. May malaking papel na ginagampanan po kasi ang metabolism para sa breakdown ng kinakain at maging energy ito. Kaya kapag nahihirapan ng batang kumain yung o nasusuka siya ay habang kumakain, baka ang problema siya ay may metabolism problem. Kailangan ipakonsulta. Bulati sa tiyan, isa pang dahilan, no? Hindi tumataba, kain ng kain, walang ganang kumain, malnourished, kailangan purgahin. So, kung may problema rin sa dugo, may anemic, isa pa yan, no? Kailangan na malaman niya, no? Kailangan magbigay tayo ng mga vitamins na makatutulong supplements bukod sa milk, bukod sa solid food, fruits and vegetables. This is the proper nutrition that we need para ma-gain ni baby yung kailangan ng kanyang katawan and also the proper development. No, wag. Ito pa yung isa kong gustong sabihin sa mga nanay kasi we have a lot of choices pagdating sa vitamins. Now, ang nangyayari, nagdidepende ka magulang, nagdidepende ka mami sa vitamins na pinatitik mo. 4-5 kinds of vitamins na ang pinapainom mo. Pero, pagdating sa pagkain na ibinibigay mo, hotdog, ham, rico, sinangag, o karne, sabaw ng mechado lang, where is the nutrition in there? Walang sustansya. So, ang tanong, Doc, bakit ang dami ng vitamins na pinapainom ko sa anak ko, payat na payat siya? You understand? So, ang lagi kong sinasabi, you have to choose ano po ba ang gusto mong i-develop sa anak mo. Maging matalino, tumangkad, magkaroon ng proper absorption, gumana sa pagkain. Ano po ba ang gusto mo? Yun ang ibigay mong vitamina. Huwag kung ano-ano. Kasi every day, may daily allowance, daily average na kailangan ng ating mga anak. Pag sumobra din sila sa vitamins, or these vitamins cannot, tapag ito, hindi napapakinabangan ng katawan, nahihirapan ng atay, nahihirapan ng kidney, sa dami ng vitamins, ayaw mo pang painumin ng tubig, walang sustansya ang pinapakain mo, hirap na rin yung kidney. Kaya mapapansin mo, hindi na makaihi, hindi pa makadumi. So, andun na lahat-lahat. Okay? So, wala talaga. Hindi talaga magiging malusog ang inyong anak. So, if ever na you choose, walang ganang kumain ang anak ko. So, you give lysine. Parang hindi na-absorb ng anak ko lahat ng pinapakain ko. Pinakain ko na lahat ng gulay, ng prutas, ng sinabi mo, Dok. Pero bakit ganun? So, you need lysine for good absorption. Now, Doc, gusto ko lumaki ang anak ko na maging matalino. Okay, you need the vitamins. You need taurine. Okay? Now, if you want na your kids will be taller, huwag maging bansot para hindi naman siya abulihin. So, you need CGF, floral and growth factor. Now, ang anak mo ay 2 years old pa lang. My goodness, in-expose mo na sa gadgets. So, you need to protect the eyes of your baby. You need vitamins or vitamin A for the eyes. Now, sakitin siya. Laging may sipon. Laging nadadala sa doktor. You need vitamins na makakapagpapalakas ng kanyang immune system na makukuha mo not only to the vitamin C, of course, sa vitamin A. So, you need vitamin A. Now, hindi po siya masigla. Wala siyang ganang kumilos, tamlayin siya. Yun ay B vitamins. Very hyper siya do. Anong gagawin ko para kumalma siya? So, you need B vitamins. Na lahat ng nabanggit ko ay nasa Yummy Beef Multivitamin Syrup para sa batang lamang. Kung ang iyong anak ay 2 years old at 7 years old, 0.2 ml every day, once a day after meal. Kung 7 to 15 years old, 0.5 ml, every day, once a day, after meal na po ang pagpapainom. Remember lang, after meal, every morning lang. Okay?
Then, of course, painumin palagi ng tubig para lahat ng kinain, lahat ng kung ano may pinakain yung matatamis dyan, nakakain man yan ng junk foods, iihi lang niya ng iihi. Of course, syempre, pagpapakain ng healthy diets, healthy foods, please include. Everyday dapat may gulay, everyday dapat may prutas. Okay? Sunlight. Huwag hayaan na lagi na lang nakatutok sa gadgets or television. You know, radiation can destroy the lungs, the respiratory system, yung immune system, pinapahina ng sobrang paligid natin, puro na tayo. What we call this one? Radiation. So, the wifi, television, you know? Ito yung nakakapagpahina. So, dapat protektado ang ating mga anak. Ang Yummy Beet Multivitamin Serum available na naka-flash sa skin and cause sa lazada.com.ph. Of course, pwede nyo pong i-search sa Facebook ang link ng Yummy Beet Multivitamin Serum. And of course, syempre, sa mga hindi pa nag-subscribe dito sa Happy Time ng Yummy Beet Multivitamin Serum, please i-click nyo po ang subscription at ang notification icon para ma-notify po kayo sa mga videos na bago namin ginagawa dito sa Happy Time with me. Ang aming gusto ay makatulong sa inyong mga nanay, sa mga first time mommy, mga single parent, mga lolo at lola. Of course, kakaiba yung sakit nung panahon ninyo kaysa sa sakit ngayon. Mas maraming mga sakit ngayon. Kung kayo po ay mga katanungan, lalo na sa mga karamdaman ninyong mga anak, please PM me lang po, message me here, or you go to my messenger, Smeldy Serrano Galvez. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ay nagdagan pa po ang pamilya ng Happy Time Yummy Beet YouTube channel. Maraming salamat po. God bless you all. At sana ay maging safe po ang lahat.